Halimbawa, mga katusok, magdadrive na tayo dito sa Quezon Province. Ito ang unang dive natin dito sa aming lugar. Dadayo tayo ng Malele o kaya magpapasignay tayo sa muturan. Grabe, napakainit pala ng open cell kapag kayong ganitong hindi na malamig ang panahon. No choice tayo eh, wala akong ibang wetsuit. Grabe yun, parang akong ginigisa sa loob. Kaya lahat na tayo. At ayan nga mga katusok, naglalakad na kami papunta sa bangka. Ang kasama natin si Ariel, pagkatapos ay si Edwin. Ito yung bangka na nahiram namin dun sa ninong ko. Para mas malaki yung bangka mo. Oo, palit tayo. Oo, maganda man tusok dito. Ayan o. Nandun si Edwin, nagpapahinga sa ano, hinihintay tayo sa balsa. Yan yung mga balsa na ginagamit ng mga turista kapag nagliligo sila sa Pulong Pasig. Inaarkila yan o pinauupahan. Bagong-bagong gawa pa lang yan ang mga katusok. Hindi pa nga tapos, inaayos pa nung may-ari. O may ano po, CR! Okay, nakaready na kami. Nakagayak na at nakasakay na rin yung mga gamit. Ipapahila na lang natin yung bangka. Ayan, meron din tayong dalang yelo kasi magdamag yung dive na gagawin namin. Ayan, si Edwin. Hop, one click. Nako, sablay. Napahiya tayo rin, hindi one click yung pagkakabira ng makina. Ito, pangalawang bira. Sana hindi na mapahiya. Yun o. Ayos. Mga 30 minutes kulang-kulang na biyahe lang ito mga katusok. At ayan, dumating na tayo sa ating destinasyon. Inihagis na ni Ariel ang angkla. At eto, magdadive na tayo. Yun. Medyo malabo-labo yung tubig mga katusok dahil malikot. Medyo may alon. Pero ayan o. Pagdating sa ilalim niya, malinaw naman na nakukuna ng ating camera at kitang-kita yung kagandahan ng ilalim ng dagat. Medyo mabrown lang ng konti dito sa lugar namin dahil malumot at medyo maputik. Ayan o, si Dory. Pero hindi yan ang target natin. Yun o, isang hinog at isang kanuping o kung tawagin namin bukawin. Yung hinog ang uhulihin natin, yun! Buwan naman o, mga katusok, yung paborito ko ang ating nahuli. Ayan o, pwede yung pambenta at pwede rin naman pang ulam. Pagkatapos pambislad, eto pa, pambahig ang sigapo ka. Malaki-laki ito mga katusok. Nasa 200 grams mahigit ito. Ang target natin ngayon, pambenta. Pagkatapos ay pang ulam tsaka pambislad. Kailangan nating makahuli ng marami-rami ngayon. Eto pa, hinog. Patay kang balangnin ka. Sa Marinduque, hinog yan mga katusok. Pero dito sa Quezon, balangnin natin, tatawagin niyang islang yan. Eto pa, sigapo naman to. Medyo nakatago kaya hindi natin kita kahit mayroong flashlight. Ayan o, grouper din yan. Eto pa, hinog. Patay kang hinog ka. Ang hinog dito, ano, hindi tayo mahihirapan kasi marami dyan nakalabas. Eto po. Hindi nyo kita kasi talagang medyo marami pang mga kula po. Yan, isang kanuping. Eto pa, patay kang bukawin ka. Bukawin na naman. Yan ang karamihan dito, bukawin tsaka mga balangnin. Yan, mahigit 100 grams yan. Eto pa, patay kang balangnin ka. Medyo madalang pa ngayon mga katusok, hindi katulad nung talagang walang buwan. Napakarami nilang nakalabas pero tsatsagay natin yan. Ito pa, patay kang kanuping ka na naman. Nalilito ako dun sa kanuping at ano eh, bukawin kasi nasanay tayo sa Marinduque. Ito pa, patay kang balangnin ka. Yung maliliit na mababa sa 100 grams kahit pwedeng ibislad, iiwasan natin yon. Huli tayo ng ibang maganda-ganda pambislad na eto. Patay kang tingin ka. Masarap na pambislad yan mga katusok. Ayan o, mahigit 100 grams na yan. Tsaka malaki na yan. Eto pa, malaki talaga to, kalahating kiloin. Parang samaral din yan, pero ang tawag namin dyan ay kilo-kilo. Patay kang kilo-kilo ka. Grabe, walang kawala kasi
kasi nakatigil lang siya. Pero grabe nakatusok. Nakawala yan. Nakatanggal pala yung ano, yung sima. Tapos hinanap-hanap ko pa yun. Ang tagal. Ayan o. Nakita ko siya. Hindi naman siya masyadong nakalayo. Yung pangalawang tusok natin. Ayan. Maganda na yung tama sa kanya. Kaya halos patay na siya. Malapad yan o. Kulang-kulang kalahating kiluhin yan. Eto pa. Patay kang sigapo ka. Sigapo na naman to. Hindi to pangit. Ayan o. Eto pa. Tingin. Patay kang tingin ka. Ay, nakawala pa. Hindi ka makakalayo. Patay kang tingin ka uli. Ayaw mo sa unang tusok ha. Ayan. Sa pangalawang tusok, patay ka. Sa may chanti naman yung unang tusok natin eh. Eto pa. Patay kang manitis ka. 100 grams yan. Magsarap na pambislad na yan. Tawag namin dyan, yanggutan or saging-saging. Ayan o mga katusok. Ito yung unang batch ng huli natin. Medyo mabigat na dun sa buya kaya ipinalagay na natin kay Ariel. Eto. Hindi natin yan tutusukin. Ayan o. Iwasan natin yan. Eto hindi rin natin tutusukin yan kasi maganda yan. Eto ang tutusukin natin. Bihirang-bihira yan. Patay kang lobster ka. Grabe mga katusok. Ngayon lang ako nakahuli dito ng good size na lobster. Ayan o. Mahigit kalahating kiluhin. Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Talagang tinusok ko na kagad. Grabe yan o. Ayos. Oh, sarap na ulam ito. Oh. Eto pa bislad. Yan, tingin na naman. Napakarami ditong tingin mga katusok. Pinipili lang natin yung 100 grams pataas na. Eto pa. Patay kang balangnin ka. Medyo tago pa yan. Abangan nyo kapag kayong madilim na tuwala ng buwan, nakalabas ang mga balangnin. Ayan. Medyo nahihirapan pa nga tayo dahil maalon eh. Eto pa. Patay kang balangnin. Ay, hindi pala. Sigapo. Sigapo pala yun. Hindi pala pangit. Kala ko balangnin na naman eh. Ayan, nasa 300 grams na yan mga katusok. Magandang pambenta na yan. Ito pa. Patay kang tingin ka. Ang sama mo kasi tumingin eh. Dapat tumakbo ka na kagad. Ito pa. Isang bukawin. Patay kang bukawin ka. Pero ito ay parang pag-angan na. Kasi mapula-pula na yung itsura niya. Eto pa, sigapo. Ay, hindi pala. Ano, parang bukawin din. Pero stripe siya eh. Ayan o, ano bang tawag nyo dyan mga katusok? Dalagbago yata yan sa Marinduque. Eto pa, malaki-laking patay yung saging-saging ka. Ayan, saging-saging o manitis. Eto pa, danggit. Patay kang danggit ka. Kala ko mabibigo tayo sa danggit eh. Meron pala. Eto pa. Sinungkit ko muna bago ko tinusok. Minsan kailangan sungkitin mo muna bago mo tusukin. Kasi bato yung nasa likod niya eh. Hindi lalampas yung sima. Eto pa. Patay kang hinog ka na naman. Balangin na naman ito mga katusok. Hindi na naman lumampas yung sima. Kaya kailangan itusok mo siya sa buhangin. O diba? Para hindi makawala. Eto ang nakawala. Dalawang malaking panos. Grabe mga katusok. Mahigit kalahating kiluhin yung isa. Pagbuhay ko noong camera. Grabe, tumakas na. Sayang. Ayan, ginukuha nga pala namin yung mga balatang gadol. Nabebenta rin yan pagkakakitaan yan dito mga katusok. Tsaka eto. Pambislad na naman yan. Okay. Eto yung hindi ko na pinatakas mga katusok. 300 grams yan, sayang. 84 pesos ang benta niyan. Eto yung matindi. Grabe! Mahigit isang kiloin to mga katusok. Patay kang sigapong putik ka. Grouper tong nadali natin. Sigapong putik ang tawag namin yan dito mga katusok. Nasa isang kiloin yan. Grabe, ang laki. Ninervyos ako. Kasi ngayon lang ulit tayo nakahuli ng isang kiluhing grouper mga katusok. Nahirapan pa ako dyan kasi akala ko ulo na yung tinamaan. Ang laki. Yung pala parting buntot lang. Kaya yan oh. Nagwala pa ng todo yan. Muntik pang mapunit yung wetsuit ko. Kaya yan oh.
sakit sa kamay. Natusok pa ako ng tinik niyan bago natin nakuha dun sa loob ng butas. Ayan o! Oh, diba? Ang swerte natin! Grabe, dito lang tayo nakakatusok ng ano, ng sigapong putik na malalaki. Eto pa mga katusok, patay kang bukawin ka! Nasa kulang kulang 200 grams na yan. Yan yung mga pambenta natin. Pero yung iba, mga pambislad natin yon. Eto pa mga katusok, mahigit isang kilohin na naman ito. Ayan o, ang laki ng mata. Pero hindi natin uhulihin ngayon yung buktit na yan. Baka walang magluto niyan, walang mag-iintindi. Kaya next time na lang, babay na lang muna sa kanya. Eto, ang tutusokin natin, isang kilo-kilo na naman. Ayun o, grabe, walang kawala. Kasi ang ganda ng pwesto niya. Sana all magandang pwesto para madaling tusukin tulad nito. Patay kang balangmin ka na naman. Oh, di ba? Medyo madalang-dalang pa yan mga katusok. Eto, nakatagilid. Kaya kailangan nakatagilid din tayo sa pagtusok. Ayun o, hindi kailangan laging nakadapa. Minsan pag nakailalim ang isda, kailangan mong tumagilid din tulad nito. Hindi laging nasa buhangin ano, batuhan ng isda. Minsan, nasa madadamo rin yan. Oh, di ba? Doon sila nagtatago. Ayan mga katusok, umahon na kami. Nakadalawang dive na tayo ron. Ang oras natin ay mag-aalas tres na ng madaling araw. Ito yung mga nahuli natin. Oh. Marami-rami naman, kaya lang ay hindi natin lahat ibebenta. Ipang-uulam yung iba, pagkatapos ay ipambibislad natin yung iba. Mag-iipon tayo ng maraming bislad para pagbalik natin ng Marinduque, marami tayong pang-ulam. Kasi sa mga susunod na buwan, sa Marinduque malakas na. Taghirap na ron. Baka wala na tayong matikman na isda. Kaya ito, magbibislad tayo ng marami-rami. Ayan, mga pambenta. Yan o, mga pambenta. Mga ganyan, 300 grams na yan. Yan, mga sigapo. Saka itong isang pusit. Isang pusit yung nadali natin. Sayang yung nakawala. Bawi na lang tayo sa susunod. Sa ano, kapag kayan ay nawala na yung buwan, hindi na maliwanag yan, mas marami tayong mahuhuling isda dyan, mga pambenta at mga panggatas ni Baby Tusok. Ayan o, ayos, pambenta, pambislad ang iba. Halos mapuno yung pom, pero may tatlong yelo yun sa ilalim, kaya hindi talaga puno yan. Eto na mga katusok, grabe, pang ulam natin yung lobster. Ayan, share kami dyan ni Ariel. Akin yung katawan, kanya yung ulo. Ang sarap niya, no? Gamot sa high blood. O, diba? Thank you for watching mga katusok. Nandito tayo sa bundok. Kasi hindi ako makapag voiceover sa bahay dahil maingay na yung mga manok ni Papa. Kaya naghanap tayo ng lugar. Ayan, maganda naman dito, malawak. Yung nahuli natin kagabi, nakabenta lang tayo ng mahigit 400. Yung isa nating pusit, 84 lang yan kasi mura dito. Pagkatapos, kaya mahigit 400 lang. Kasi po, napakamura ng isda dito. Maniniwala ba kayo na mayroong 50? Ayan, kita nyo ba? 50. Eh, Duan, kaway mo na. 50 ang kilo. Grabe yun, no? Nung nasa Marinduque tayo, ang pinakamababa ay 140. 150 to 140 ang kilo. Pero dito, dito ay may 50 ang kilo yung mga batang buhangin. Mayroong 50 ang kilo, tapos 140 ang kilo, tapos magkano to? 160. Yung pinakamahal natin, 180. Grabe! Napakamura! Kung tayo ay nasa Marinduque, baka ang benta natin mahigit 1,000. Ganun po talaga. Ganito yan yung papaliwanag ko. Kasi mula po dito sa lugar namin,
ibabiyahe yan papunta ng bayan. Babagsak pa yan ng konsignasyon. Tapos, sa konsignasyon naman, bubulungan nila yan. Ibig sabihin, ang tawag doon, parang bidding, ganun. Kung sino yung may pinakamataas na presyo, doon ibibigay yung isda. Tapos, di binili nila yon, may patong na. Ibebenta naman ngayon sa palengke yan, may patong na naman. Kaya, doon po nagmamahal yung isda. Pero kung dito, manggagaling sa amin yan, at kung dadayo kayo rito at dito kayo bibili, napakamura po ng isda rito. Kaya kahit ang dami nating huli, ang liit lang ng benta natin. Kaya yung iba na mga isda po ay mas magandang ibislad na lang natin. Mas mahal kaya ang bislad. Pero pagdating natin ng Marinduque, yun yung ipapasalubong natin. Pag marami, sumalubong kayo kung gusto nyo. At yung iba doon, pang-ulam. Dahil kagaya ng sinabi ko, magtataghirap na po doon sa isda. Ano? Ayan mga katusok, bawi na lang tayo sa susunod na pantutusok natin. Salamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta, hindi nag-i-skip ng advertise, at walang sawang nagsishare din ng aking mga video. Ha? Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi mga katusok.